Maja Corn Jelly. Let's get started. Hello everyone! Ngayon, magluluto naman ako ng Maja Corn Jelly. Ito ang mga ingredients. 2 1/4 cup of water, evaporated milk, condensed milk, fresh na gata, cream corn style, cornstarch, at syempre ang gelatin. Let's get started! Before ng pagluluto, i-ready na ang hulmahan. Itong hulmahan. Sa isang bowl, maglalagay ako ng evap. Tapos, condensed milk. Tapos, 2 1/4 cup of water. Tapos, yung coconut cream, corn cream, four tablespoon of cornstarch. At last, yung gulaman. Mix lahat ng ingredients. Ganito lang ka daling lutuin yung Maja Corn Jelly. Lahat ilagay lang. At i-mix lang siya. Tapos nasa isa inyo na kung parang matamis siya o ano, mag-add pa kayo, pero ako okay na to. Okay na, na-mix ko na lahat. Isasalang ko na sa kalan. Ito na, nag-ready na ako ng kalan. Hindi pa siya, ano ha, mainit. Bali, huwag mo munang painitin yung kalan. Ibubuhos ko na ang ano, ang na-mix kong mga corn jelly. I-on na ang kalan. Time to time, i-mix siya para hindi siya masunog sa ilalim. Yung apoy katamtaman lang.
Pwede to sa lahat ng okasyon, birthday, wedding, anniversary, lahat-lahat. Kahit na mag outing kayo, mas mabilis tong gawin yung mga coin jelly. At stable po yung pagka-hulma mamaya kasi may gelatin siya. Ito po yung technique para hindi ka na mahirapan nga kung paano pa mag-sticky out, maghulma agad. Mas prefer ko tong maha corn jelly na lagyan sa ng gelatin. Kasi mabilis lang siya mahulma. At hindi siya nagtutubig dahil sa gelatin. Time to time i-stir lang. At sa hindi pa po nakapag-subscribe or follow, please follow nyo po ako sa akin Facebook page, Instagram, TikTok, at Twitter. At subscribe nyo po ako sa aking YouTube channel. At please, share nyo po, like and share lang po para mas maraming makapagpanood ng aking mga luto. Stir lang ng stir kasi mabilis siya mag sticky sa ilalim. Ito na parang parang nagsticky na siya sa ilalim. Dahilan na pag halo because ng para mas yung mixture, ma-mix lahat ng mga ingredients. Ito na po. Bali, nag-rest ako mga about 10 minutes. Pero before ko no nagre-rest, hinalo ko po siya ng time to time para hindi siya masunog sa ilalim. Bali, ito na po yung consistent na pagluluto. Bali, yung technique po ng kapag nakikita nyo po na sa may inyong stir o sa may pa, ito po yung consistency ng pagluluto. Ito po yung malalaman nyo kung luto na. Nakikita nyo po sa may wire whisk ko po. Parang nagjijelly na siya. Ito po yung ibig sabihin luto na. Pwede na itong maghulma. Parang naghulma na siya. Ito po yung technique. Luto na. Pwede na siya ilagay sa salman. Patayin ko na yung apoy. Ito na po yung hulman, ready na. Ibubuhos ko. Dapat po naka-ready na po before magluto nito, naka-ready na yung hulmahan kasi mabilis maghulma. Ito na po, antayin lang natin po na ito na, antayin na lang po natin tumuyo siya. Mainit pa siya. Ang bilis lang po itong gawin. Pwede nyo gawin to sabay. At saka sa mga beginning, pwede po. Kasi mas stable siya kasi may gulaman siya. Eto na. Ready na yung slice. It's sticky man time. Slice ko muna. Kukuha lang ako. Thank you.
Wow. Stable nga. Wow, sarap naman ito. Sarap. Tama-tama lang yung tamis. Ubusin ko na. Sarap kasi. Thank you for watching. Bye-bye. Thank you for watching.